Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I may come to my cooking time. So anyway, I'm going to start to show you how I cook tilapia. Okay, so maybe baka may makuha kayong idea sa akin, okay? Itong tilapia na to, dalawa lang po yan. Kasi wala naman pong kumakain ng tilapia, kundi ako lang. So, umpisa natin dito. Okay, so, ito sibuyas, luya. Nagtataka kayo kung bakit inalagyan ko po siya ng luya. Kasi ang luya, nagtatanggal po ng lansa ng isda yan. Okay, yan po yung afterin ng luya. So, ngayon, pupunta na naman po tayo sa garlic. Garlic, kamatis. Nagtataka po kayo kung bakit napakarami ng kamatis, kasi ang kamatis kasi nagbibigay siya ng maasin. Okay? So, yan lang po yung halo niya. Halo ng tilapia. Ang gagawin kasi natin ngayon, may sabaw po na tilapia. Okay? Kasi namimiss ko na po yung luto namin sa lugar namin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano lulutuin ang tilapia. Okay? So, wait lang. Papatayin ko muna itong pang hamburger kasi mamaya muna yan. Kasi sandali lang naman lulutuin yan eh. So, papakita ko sa inyo kasi naisipan ko kasi namimiss ko na po yung luto namin. So, itong gagawin natin na to, tilapia po na may sabaw. Okay? So, let's start it. Okay? So, again, once again, ulitin ko, sibuyas, luya, ano sa Tagalog ito? Bawang, kamatis, sili, tapos dalawang, isang lemon. Kung may lemon kayo, is a good idea also. But calamansi lang. Isa lang ang ginamit ko kasi ayokong sobra ng maasin. So, ngayon, gagawin ko, lalagyan po natin siya ng mantika, guys. Okay, so, sandali lang, guys. Kasi medyo, na lang tayo eh. Wala akong naghahawak ng aking kamera. Nag-isa lang ako dito. So, yan. Lalagyan po natin siya ng mantika. So, ganyan lang karami yung mantika natin. Okay. Huwag masyadong marami. Okay. So, gagawin natin ngayon. Painitin din natin. And then, we can put the lamas. Yung lamas niya. Okay. So, mag-start po ako. Pag mainit na yan, papakita ko sa inyo kung ano ba ang iuna kong gigisain. Okay. Para masarap ang lasa. Okay, so yan. Ano muna natin to para So ngayon, painitin muna natin ng todo. Okay, so ngayon, ang iuuna ko po na gigisain luya. Okay, so luya po ang uuna natin gigisain. Okay, so yan. Yan, nakikita nyo? Okay, so luya po. Yan. So luya. Ayan po yung uuna natin luya. Guys, para makita nyo, okay? So ngayon, ang gagawin natin, pagkatapos po ng luya, we can add the garlic. Okay, garlic. Garlic po. Ang gigisahin natin. Okay, yan. So, ngayon, i-mix ulit natin. At, hintayin natin na maamoy natin yung mabango. So, yan guys. So, talaga, lahat po ng linuluto ko, mayroon po siyang luya. Kasi, unang-una, ang luya kasi nakakatanggal po ng lansa yan, special fish. If you want to cook fish, you need to put much ginger. Kasi ang ginger, nagtatanggal po siya ng
malansayan. Okay, so bakit kaya ganito yung pagpupulong? Ano, hindi naman kaya pala. Ayan guys, nakikita nyo? Ngayon, ilalagay na natin ang sibuyas guys. If you see sibuyas, okay? So ayan. Sibuyas. Konti lang ang mantika lagyan natin sa kanya. Okay, so ayan. Okay. And then, you mix again. Dali lang. So ayan. Itong ginagawa natin na to, isda na naman to. Okay. Nakaraan, ang ginawa natin, pastil. So ngayon, isda guys. Okay, so ganoon din. And then, pagkatapos niyan, ilalagay na natin yung sili. Okay, yan. Sili uli. Dalawa lang sili niya kasi hindi naman ako mahilig sa mahanghang. Okay, so ako lang naman ang kakain ito at ayaw ko na masyadong masili. Yung katamtaman lang. Okay, yan. And then, after that, we gonna put the tomato. Okay? Yan. Ito po yung tomato, guys. Nakikita niyo? Yan. Okay? So, ganyan. Hihintayin po natin na mag-melt. Yan. Okay? Nakikita niyo? Alibat, guys. Wait lang. So, guys, andito na po tayo. At tingnan nyo mabuti, guys, kung ano na po nangyari sa kanyang, ano, ito na. Okay? Yan na po yung kamatis. Okay? Sobra, ipaganda, oh. Okay, so now, nakikita na natin na nakita mo na yung kamatis na durog na. So now, what we're gonna do now, we can put now the fish inside. One by one, okay? Isa. Dua. Dua pa. Pagkakaroon natin yung fish inside. Eto. Ayan. So, ngayon, gagawin natin ay imimix natin, guys. Okay, so imimix nyo. Okay. Imimix na siya. You can mix. Okay, so you can mix na. Okay. Hindi pa tayo nagtatapos dyan, guys. Okay, so what you gonna do, just put this thing calamansi. Okay, you just put like this in the top. And then another one the top also. And then after, you can put the sili. Okay, so what we gonna do now, I'm going to close of the this one. I don't know which one is big. This, this is small. Small nga. We take a bigger one. Take the bigger one. Yes, this one. But I need to use this kasi you can see the pack. I'm sorry. Salita ko ng hindi maganda. So, kasi nangulog kasi yung mga gamit eh. Hindi maganda pag-aayos eh. So, ayan. Okay, guys. So, ito na. Tatakpan na natin. Ganyan lang kasimple, guys. Okay? So, ang ginawa natin ngayon, hindi muna natin siya lalagyan ng tubig, guys. Bago po natin siya lalagyan ng tubig, pag matanggal na yung tubig niya. Okay, katulad niyan. Okay, mamaya natin lalagyan na ng tubig para matanggal yung lansa. Lansa ng isda. So, wait guys, I'll be back.
Nalagyan ko na po siya ng salt. So, yan. Okay? Ang gagawin natin, tatakpan uli natin. Remember, tuwing nagluluto kayo ng isda, kailangan talaga yung isda matatanggal yung tubig muna niya. Katulad niyan, tingnan mo may tubig siya, di ba? So, ngayon, saka na lang natin siya nalagyan na ng tubig. Pag mahalo na siya ng matanggal na yung kanyang ano, kanyang ito, hamburger na to, hindi ko na yan linalagyan ng mantika, guys. May mantika na. Ayun, no? Diba? Ayan ang problema sa hamburger mantikain. Ewan ko ba? Ang hilig nila kumain ng hamburger. Yan naman ako. Mahilig yan kumain ng hamburger na yun. So, yan. Nakikita nyo? Kasi lahat ako gumagawa. Ako nagluluto ng kanin namin. Lahat. So, ayan. Tingnan niyo mabuti, guys. Ano nang nangyari. Ngayon, dahan-dahan lang tayo sa paghalo. Okay? You need to halo-halo konti. Okay? So, ayan. So, nakikita niyo? Ayan. Okay? Ito kaya kakuhain to sa liwa. Yag kakuhain para kuhana. Okay? So, ayan. Nakikita niyo? Yan yung tinatawag na tilapia may sabaw. Okay, so ngayon, takpan uli natin. And then, mamaya-maya, lalagyan natin ng tubig, guys. Okay, so yan. So, mamaya-maya, kakain tayo, guys. And time to eat na. Okay, mapakita ko rin sa inyo, guys. Okay? So, nakikita nyo. Yan, hindi ko pa yan dinagyan ng tubig, pero may tubig na po siya. Tapos ang ganda-ganda ng amon niya. Kita niyo? Ayan. Oh, tilapia. Tilapia yan. Ayan. Diba, guys? Sarap-sarap naman. So, yan yung aking ulam ngayon. Panghali. Tilapia. Nami-miss ko na kasi tilapia may sabaw eh. So, yan. Okay, ganyan lang. Kita niyo? May tubig po siya. Okay, so tingnan natin mabuti, guys. Kita niyo yung mantika, tapos yung yan. Yan, marami pa pong tubig. Hindi pa po natin siya, kailangan lalagyan na ng tubig, guys. Ang gagawin kasi natin, pasipsip natin sa kanya yung sabaw. Yung sabaw po, mapupunta po kay Madam Tilapia. So, ang mangyari kay Madam Tilapia, malasang malasa po siya. Kasing lasa ng manok. Okay, so matatanggal talaga yung kanyang lansa. Okay, so ngayon, takpa natin, guys. Yan. Okay? So, pagkatapos nyan, once na matanggal na yung tubig niya sa isda, kusa na po matanggal yung tubig, ang mangyari po, guys, ang magiging mangyari sa kanya, ano, ang lalabas po sa kanya ay mantika. Once na mantika na po yung lalabas sa kanya, yun, pwede na natin siya lagyan na ng tubig, guys. Okay, so, panoorin niyo mabuti, guys, para at least may idea kayo, guys. Simple dish lang to. Okay, simple lang to. Ito pwede ito pang negosyo. Ngayon, ang gagawin natin, titikma natin yung sabaw niya, kung okay ba yung sabaw niya, okay? Ayan. Tingnan natin. Grabe kasarap. Ayan. Grabe. Hindi pa natin nalagyan na ng tubig yan, guys. So, hindi ko pa sila nalagyan na ng tubig. Ayan. Okay. So, tingnan muna natin to kasi sunog eh. Solo ko. Grabe katinis dito. Ayan, tunog nga. Talaga. Ayan. Okay. Ayan. Tunog. Tunog si madam. Okay, so ayan. Nakikita nyo. Okay. So mamaya-maya natin siya lalagyan. Babalik ako mamaya, guys. Papakita ko sa inyo. Okay. Ito na po siya, guys. Ayan na po yung isda natin.
Okay, so what we gonna do now, we just put the chili and in the top. Okay, so like this only. So yan po yung tilapia. Okay, so gagawin natin, tulutuin natin talaga ng todo. Okay, so let cover it and little only sabaw. Okay guys, and yan po yung aking sa mga aso. Yung sa mga aso ko po ay yan yung ulam nila, asang. Aray, mambo. Parawa naman yung mga aso ko. Minuto ko pa yung ano nila eh. Okay, sinirado ko na. So, yan. Ito po yung tilapia na sinabawan, kung tawagin. Okay? So, ngayon, once na kukulo ng todo yan, at tikman nyo kung masin o hindi, so you can also add salt. But if not, no need salt. So, ngayon, ang ginagamit ko kasi dito ay magic sarap. So anyway, I don't have magic sarap. Walang pambili. So ngayon, ang gagawin ko, hahaluan ko po dito sa binigyan ni nanay. Binigyan ako ni nanay ng, hindi ko alam sa Tagalog to. Labati ba to? Labati o... I don't know. No idea guys. Hindi ko po alam. So ito, ilalagay natin siya sa top ng isda. Eh, ito kasi madali lang lupuin to eh. So you can put this one in the last. Okay? Ito. Ayan. Konti lang. Para hindi masyado maubos naman yung pagkain natin. So ngayon, tipid-tipid muna tayo guys. So, not very quickly eat. So you become fat. So yan, nakikita nyo? So ngayon, ang gagawin natin, titikman ko po yung kanyang sabaw. At anyway guys, kung gusto nyo ng dadagdagan ng dadagdagan ng calamansi, is your choice. Okay, so but for me, I don't need anything. Ayaw ko ng sobrang asin. So yan guys, okay, so ngayon titikman natin ang lasa. Okay, so we can try. Okay, so ayan na, titikman ko. Bismillah. Wow, grabe kasarap guys. Namimiss ko yung lugar namin. Grabe. Todo talaga, grabe kasarap. Hala, grabe. First time ko magluto nito guys. Sa tagal-tagal ko na siguro mga ilang taon na. Mga 20 years na guys, hindi pa ako nakaluto nito. Grabe kasarap talaga, grabe. Hanapin mo talaga yung baka makalakad ka nang wala kang paa. Diba? So yan. So ngayon, ang gagawin natin, nakikita nyo na guys, at dyan magtatapos. At mamaya-maya, tapos na to, mga 10 minutes. So, we just showing you how I cook sinabawan tilapia. So, ganyan guys, may pagkahalo siyang, may pagkahalo siyang maasin. Bakit kasi? Dahil doon sa kamatis. Marami tayong linagay na kamatis, guys. So, you see? So, that's all, guys. Thank you very much for watching my video. And I hope may natutunan kayo sa aking pag-share sa pagluto ng tilapia. It's called sa amin, sinabawan tilapia sa Tagalog. Okay? So, ganyan. Talagang malasa, grabe. Ayan. So, nakita nyo na sa umpisa kung paano ko siya linuto. Okay? So, para makita naman nyo kung paano siya i-prepared. So, itong binigyan ni nanay na to, sa huli na to, pagluto na po yung tilapia, ilalagyan natin sa ibabaw para po malasa. So, thank you guys. Maraming salamat. At once again, sana may natutunan kayo. At ayan na po yung sinabawan natin na tilapia. Makikita naman nyo
kung gaano, konti lang naman ang sabaw na ilalagyan niyo. Huwag niyo masyadong lagyan na ng sabaw kasi pag sobrang maraming sabaw, mawawalan po na talaga ng lasa yun. So, kailangan talaga konti lang ang sabaw niya. Yan, no? So, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Tilapia.